ganun pa rin yung nangyari. Mga 4 to 5 minutes mag-shut off pa rin. Mga kaibigan, yung kanina lang sabi natin buti na mga 3:15, ngayon lumampas na siya ng 3:15, nagiging hello, magandang araw, magandang tanghali sa inyong lahat. Dito naman tayo sa channel ko, Ampix Bistag TV. Ngayong araw na ito, may magpagawa na Samsung CRT TV pa ito. Iyon natin, sabi ng may-ari, okay naman daw ang picture pero ilang minuto, okay man yung picture, pero pag mga ilang minuto, biglang ma-shut off siya. Balik natin yung mga sakit, mga kaibigan. Try natin dahil tapos na natin na resoldered, pero hindi pa lahat na resoldered natin. Pero kailangan testingan na natin. Dahil ito talaga yung kuwan gawa. Resoldered lang muna. Dahil ganito na problema, mana may sounds man, yung picture lang nagloko. Ibig sabihin, okay ang power supply, basta mag-sounds yung TV, okay yung power supply. Ngayon nandun baka mga kailangan ng resoldered lang. So, try lang natin. Kaibigan, i-steam na natin, plug muna natin ito. Try muna natin yung picture niya. Tapos natin na solda yung mga pisa. Pero hindi lahat, yung lang mga cold soldier. Yung ganun, sa antena yan, antena namin. Tama, naalala mo naman yung breathing techniques, di ba? Hindi mo lang, dahan-dahan. Breathe in. Ganun pa rin yung nangyari. Mga 4 to 5 minutes mag-shut off pa rin kahit rapid solder na natin lahat yung mga para mga loose contact. So, ang gawin natin dito ngayon, i-voltage test natin itong vertical IC. Dira lang ito mangyari. Karamihan sa TV, pag shut off, seconds lang yan. Kunting kuan lang. Meron ding mga sira na TV na matagal din mag-on. So, ito, kakaiba ito dahil mag okay yung picture pagdating ng 4 to 5 minutes mag shut off na siya. Ito yung tester natin. Yung itong tester ko si Aning, automatic na ito.
kung mag-easy ka, mag-reading siya ng easy, mag-reading ka ng DC, automatic na yan, basta hindi lang sumubra ng 600 volt. So itong negative, lagay natin dito sa ground. Yan. Ito nang gagamitin natin pag voltage reading. Voltage reading natin yung mga voltahe niya. I-on muna natin. So naka-on na. May oscillation na siya. So, IC. Ano natin. Mag-upisa tayo sa pin number 1. Yung pin number 1, yun ang input. Pin number 2, may 15 volts siya. 15 volts. 3 yun. Pin number 3, may 15 volts siya. Pin number 2, 18 volts. So, kung tutuusin, sa pin number 7, okay. Meron ding sa pin number 6, meron din siyang 18 volts. So, okay naman yung supply. 18 volts. Yung vertical IC natin. So, ibig sabihin, may supply siya. Yung B plus niya, dito yung B plus. So 123 volts DC yung B plus. Ang gawin na lang natin dito, kasi normal man lahat yung voltage niya, bira lang ito na trouble na aabot pa siya ng 5 minutes before siya mag shut off. So, sa experience ko lang, yung mga dating Sharp TV, pag hindi mag-andar, mag-shut off, karamihan yung vertical IC. So, palitan natin ito ng vertical IC, mga kaibigan. Ito yung tinitest natin kanina, itong vertical IC. Mainit, grabe yung init niya. Mawakan yung init. Ganun lang to, ganito lang talagang gawin ng mga technician. Parang tinatawag na, kasi ang karamihan sa atin mga technician, yung experience na, yung tinatawag na suspect, yung mga suspitsa. Kasi alam niyo mga kaibigan, kasi matagal na rin ako nag-repair ng TV, may mga pisa na pag dating ng kuan, dating ng bultahi, aya pa siya, saka na siya mag trouble pag mapasukan na siya ng voltage. Minsan mangyari yan sa unit. Kaya yung mga technician, parang tawag nila, parang binangungot na yung repair, dahil kahit ano na lang palitan, basta ma-repair lang, kahit anong palitan na pisa. Tanggal na rin natin yung heatsink. Nasama na rin pagtanggal yung heatsink. Ito na yun. Ito yung vertical IC na LE70 8045. Hanap po na tayo doon sa kabilang board, baka mayroon doon.
Ito na yung case na ipalit natin. Hindi masyado makuha ng camera pero medyo madilim. Pero yan, LA 78045 ito. Ang vertical IC. Kabit na natin. Ibalik na natin ito sa board niya. Tunik natin lahat itong mga socket niya. Ito yung CRT socket. Ayan. CRT socket niya. Kasi kailangan magkwantay ng board, magbaliktad tayo ng board, kailangan minsan kailangan tanggalin ito, baka malubag natin yung mga wiring, baka maputol yung picture tube. Kasi manipis lang ito dito banda. Yun ang gawin natin, basta magbaliktad tayo ng mga kwan. Ito talaga yung buhay technician. Tanggal pisa, tanggal naman, kabit na naman, tanggal naman ulit. So, testingin natin. Plug natin siya dito. Ito sa outlet natin, i-plug natin. Yan. So, naka-on na yan. Naka-on na yung switch. Sarbahan lang natin. Yung oras natin is 3:10. Pag dating yung sa 3:30, isabihin okay na ito. Mga kaibigan, yung kanina lang sabi natin hindi na mga 3:15, ngayon lumampas na siya ng 3:15, nagiging 5:10, 15:20, almost 20 minutes hindi na siya na mamatay yung TV. So good na ito, okay na. At least nakita natin na kaya yung sabi ko na baka yung tinatawag na suspetsa lang na nagawa na natin itong Samsung Ultra Slim TV at ito yung problem na nakita natin na ni-strapping na natin ng welding, grabe na yung ni-weldingan natin pero ganoon pa rin. So ito ni-stira natin ito kahit ilagay natin sa TV, under ng TV pero pagdating ng 5 minutes, 4 to 5 minutes, mag-off na yung TV. So, guys, yun lang mga kaibigan. Huwag yung kalimutan mag-like sa video ko. Mag-subscribe kayo. Pindutin yung notification bell para ma-update nyo lahat yung gawa ko, mga panibagong gawa ko. So, thank you guys. Thank you mga kaibigan. At sa muli na naman, thank you sa panonood ng Humpix Bistag TV. Thank you.